So guys, so kumusta kayo? No? So linggo na naman at alas 7 na naman. No? Alam nyo naman na tuwing linggo ng alas 7, no, may tuturo ko sa inyo na mapapakinabangan mo sa iyong printing business. So ito guys, ituturo ko sa inyo. No? Ito ang negosyo na to na sigurado hindi to naluluma. No? Ito guys, yung paano ba gumawa ng calling card at paano ito maging business. No? Kasi guys, ito, matagal ko na talaga itong ginagawang calling card business na to. Kasi kahit na digital na ngayon ang panahon, no, hindi pa rin guys talaga naluluma ang calling card. No? Kasi nanonood ako ng Korean novela. No? Nung napanood ko yung mga Korean novela, ang madalas talaga nila binibigay, no, lalong-lalo na pag business event, eh nagbibigay sila ng calling card, no. Ang pangit kaya naman kasi hingin mo yung number ng tao, ano kaya bibigay mo yung number mo, sabi mo, "Siyempre number ko." Ibang pangit, no. So ang gagawin natin, guys, is magbibigay tayo ng calling card, no. So hindi naluluma tong negosyo na to kasi hanggang ngayon, guys, no, patok na patok pa rin ang calling card. Pero guys, bago ko simulan ng video na to, no, gusto ko munang ipakita sa inyo tong video na to, no, kasi marami kasi ang nakikita sa may comment section, no, na sinasabi nila, "Ang galing naman ni Sir Marlon. Napa-perfect niya, ang galing naman mag-cut, ang galing naman." Ang daming sinasabi na sobrang galing ko raw, no, na sinasabing halos perfect na raw ang mga gawa ko. Pero guys, no, sa reality, hindi naman totoo yun. So ipapakita ko sa inyo muna, guys, yung behind the scene, no, kung paano ginawa yung calling card, no, na makikita nyo dito na hindi talaga perfect ang gawa talaga namin, no, sa una. Okay, no, so para makita nyo, ito na siya, video, pasok! So guys, nung muli akong gumamit ng calling card cutter, ito pa yung unang-una kong ginagamit. No? Siguro mga 10 taon na to. Sobrang tagal na nito eh. Yan. Pero hanggang ngayon, gumagana pa rin naman siya. No? So kung nagtatanong kayo kung matibay ba yung calling card cutter, ito guys, sample. 10 years na siya. Tapos ang dami guys na nasabi, no, ang galing-galing ko raw, no, lahat raw na perfect ko. Pero hindi nyo lang alam guys yung struggle, no, behind the scene. Kung mapapansin nyo guys, nung tinitesting ko, kasi nga ang tagal ko nang huling gumamit ng calling card cutter, tapos yung software na ginagamit ko is iba na siya. So ang ginawa ko guys, nag trial and error ako guys para ma-perfect natin tong vlog na to, no. Pero mapapansin nyo guys, ito, ganyang karami guys ang nasayang ko na papel para lang ma-perfect ko yung cut ng calling card cutter, no. Kasi ito guys yung pinaka-perfect na nagawa namin. So yan, no. So nagte-testing lang kami muna sa band paper bago kami mag-testing sa calling card paper, no, kasi sayang naman. So guys, bakit ko pinapakita yung video na yun, no? Kasi guys, sinapakita ko lang sa inyo na talagang wala naman talaga magaling sa una, no. Kasi guys, nag-cut talaga ako ng calling card, sobrang tagal na, no. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, no, na nagpalipat-lipat ako ng business at ngayon lang ulit ako bumalik sa printing business. So gusto ko lang ipakita sa inyo guys, no, na lahat talaga tayo sa una talaga hindi magaling, no. Kasi marami kasi nagsasabi nga diyan na sa una talaga hindi nila magamit na maayos yung cameo, no. So for sure, no, pag bumili kayo nitong package ng calling card, eh sa una talaga eh hindi niyo talaga 'to magagamit ng maayos. Hanggang sa yun nga, mapaperfect niyo rin naman siya balang araw, no. Gusto ko lang guys ipakita sa inyo na marami kasi tao na nakatingin kaagad sa may success ng tao. Hindi nila nakikita guys yung struggle. No, kasi guys, mas marami talagang struggle bago ang success, no? Bigyan ko guys ng example, no? Kung naalala niyo yung sa may Olympics na nakaraan, si Miss Heidilyn Diaz, no? So nanalo siya doon ng gold medal. Tapos binigyan siya ng gobyerno, binigyan siya ng iba't ibang mga businessman, no, na binigyan siya ng napakalaking premyo, umabot yata ng 40 to 60 million pesos, no? Tapos ang daming netizen na nagre-react, sabi nila, ganun lang yung ginawa niya, nagbuhat lang siya tapos kumita na siya ng ganong kalaking halaga, no. So ang gagawin ko pala, magbubuhat na lang ako. Guys, nakita kasi ng mga tao yung success ni Heidilyn, no, na nabuhat niya yon. Pero hindi nila nakita yung struggle niya, no, na ilang taon niyang inaral, ilang taon siya nag-training at ilang pawis, dugo at luha ang nailabas niya bago niya marating yung success niya ngayon. No, so guys, yun yung titingnan niyo, no, kasi tiningnan niyo lang, yun lang, nagbuhat lang siya tapos kumita na siya ng ganong kalaki. Guys, hindi naman ganun yun eh. Example ba, isa pang napakadaling example. Marami sa atin, no, na pupunta tayo sa may doktor. Tapos sinasabi natin doktor na ang mahal-mahal maningil, no, kasi ang ginawa nga naman ng doktor, ang tawag nila doon yung in-stethoscope lang tayo, yung ganun-ganun lang tayo, no, tapos pinayuhan lang tayo ng konti, tapos nagsulat-sulat lang ng reseta, tapos siningil na tayo ng 500 pesos. Sabi nila ang mahal-mahal na maningil ng doktor, ganun lang ginawa mo, wala pa nga akong 10 minutes sa clinic mo, tapos ganun kaagad kamahal yung siningil mo sa akin. No, so ganun marami nagrereklamo ng mga tao na ganoon. Guys, nakita kasi nila yung ganun-ganun lang sila ng doktor eh. Hindi nila guys nakita yung kung ilang taon nag-aral yung doktor. Kasi ang alam ko ang doktor eh, para maging doktor ka kailangan mag-aral ng 10 taon o mahigit pa. Tapos guys, ilang milyong piso ang ginastos sila para maging doktor sila. Pero guys, ang nakikita lang kasi ng ordinaryong tao, yung doktor na sila. Hindi nila nakikita yung panahon na ginugol nila at perang ginugol nila, no, para maging doktor sila. So ganoon rin guys yung pinapakita ko sa inyo, no. But pinakita ko sa inyo yung video na yun na talaga guys struggle, no. Ilang
papel lang na sayang talaga namin, no, bago namin na perfect yung cut. So ganoon rin guys sa may vinyl, no, sa may paggamit ng cambio, ilan ring vinyl lang nagamit namin bago namin na perfect yung cut. So guys, walang magaling sa simula. Yun lang ang gusto kong sabihin dito, no. Lahat ng bagay guys pinag-aaralan, binibigyan ng oras, at syempre practice, practice, try and try until you succeed, no. So guys, yun, wag niyo titingnan yung success ng tao. Tingnan niyo rin guys yung pinaghihirapan niya talaga. No, kasi guys, yan yung problema sa mga tao, no. Ayaw nila maghirap pero gusto nila mag-success. So guys, para makapagsimula ka na yung calling card business, no. So ito lang mga kailangan mo. Syempre, kailangan mo ng printer, kailangan mo ng calling card cutter, kailangan mo ng corner puncher, kailangan mo ng calling card case, kailangan mo ng photo paper. At ito guys, optional lang to. Kailangan mo ng laminator. Siyempre, kailangan mo ng laminating film na pang calling card. Meron tayong matte, saka meron tayong smooth. So guys, pag tinotal mo lahat yan, ang total price yan is 16,635 pesos. Pero pag subscriber ka namin dito sa YouTube, makukuha mo lang siya ng 14,995 pesos. So magkakameron ka ng discount na 1,600 pesos. Ngayon guys, kung meron ka ng printer, saka syempre meron ka na rin laminator, so ito lang ang mga kailangan mo. So kailangan mo ng calling card cutter, kailangan mo ng corner puncher, kailangan mo ng card case, kailangan mo ng photo paper, kailangan mo ng laminating film, at syempre kailangan mo yung calling card maker na software. So ang total yan guys is 7,140 pesos. Pero kung subscriber ka namin dito sa YouTube, makukuha mo lang siya ng 6,500 pesos. So guys, ang unang-una natin gagawin, no, para makagawa tayo ng calling card, syempre, i-open natin yung panggawa ng calling card na software. So ang presyo nito guys is 500 pesos lang, no. Tapos ito guys, mapapasimple niya ang paggawa mo ng calling card. Tapos napakarami na nitong template, mapapakita ko sa inyo mga template niya. So click natin yung file, tapos click natin yung open. So mapansin nyo guys, yun ang marami. Merong animals, auto, beauty, calendars, computers, construction, educational, finances, flowers, foods, hair salons, medical, miscellaneous, music, office, services, simple, sports, saka technique. Yan. So lahat yan guys is editable na file yan. No? So gagawin natin guys ngayon is mag-open lang tayo ng isang file. For example, dito sa my services. No? Kasi printing shop is isang services. So i-open ko lang, halimbawa itong paint. Yan. So makikita nyo. Ang unang-una natin gagawin guys, ito, kiklik natin itong change format. Okay, no, bakit kailangan natin i-change yung format? Kasi guys, ito nga yung ginawa namin kanina para ma-perfect natin yung pag-cut ng calling card. No? So ito yung ginawa namin na trial and error dito sa pag-aayos itong format na to. So gagawin mo guys is ikiklik mo lang to, itong 90 by 53. Ang gagawin mo guys, ikiklik mo itong modify. Okay, no, kasi yun nga, i-modify natin siya. Tapos dito guys, ang lalagay mong value is 91. Dito sa may height, ang ilalagay mong value is 57. Tapos yung column 2, tama na yan. Yung rows 5, tama. Top margin natin guys, gagawin natin 2. Left margin natin, lalagay natin 12. Vertical space 0. Tapos itong horizontal space, ang ilalagay natin dito guys is 1.9. Okay, gagawin mo guys, save as new muna lang. Tapos for example, lalagay natin na my template. Yan, dito rin, lagay mo na lang my template. Kasi okay muna, no? Para nakasave na siya. Okay, no? Tapos gagawin natin guys, kiklik natin yung okay. Mapansin nyo guys, no? Yung calling card kasi natin, ang size lang talaga ng calling card is 2 by 3.5 pero hindi siya sa proportion. Bakit wala siya sa proportion guys? Kasi dito sa may taas na to, may pasobra talaga yan. Makakat natin yung taas na yan saka dito sa may baba. No? So guys, okay maglalagay ng any layout dito o any text or anything dito, no? Okay maglalagay dyan pa dito sa may gilid, no? Okay maglalagay dyan sa mga kanto basta sa may gilid na yan. Kasi makakat lang yan, masasayang lang pag nilagay nyo yan. For example, ito ilalagay nyo dito. Mangyari nyo guys, makakat tong modules off. No? So huwag nyo siyang lalagyan dyan. Nagawin natin guys, lahat ng ating mga ilalagay sa calling card is nasa gitna lang siya. Okay, no? So lahat to guys is editable talaga siya. No? For example, ito, itong picture na to. No? So gawin natin, ay delete na lang natin siya. Yan, tapos lalagay ko na lang yung sarili kong logo. So ikiklik ko lang to, itong picture dito. Yan, yun yung picture file. Yan, so merong clip art pero hindi tayo dyan kukuha. Kukuha tayo dito sa aking, kukunin ko yung pinaka logo ko. Yan. Open. Tapos, pag yan, pag nag-open na siya, so idadrag mo siya kung saan mo siya ilalagay. Yan. So example, dito ko ilalagay. Yan, the printing shop. Tapos ito guys, itong pinaka pangalan, gagawin mo, kiklik mo lang siya, tapos papalitan mo lang siya dito. Example, yan, the printing shop. No, so medyo mahaba siya. Pwede mo bukasan yung text niya.
Yan. So ito guys, no, paglaro-laruan nyo na lang yung mga nandito. Yan. So para hindi na tayo humaba, no, kasi pag kinuro ko sa inyo kung para sa yung mga yan, nahaba talaga tayo na sobra. So hindi ko na rin pagagandahin yung aking layout. So example ito, lalagay ko na lang ay syempre pangalan ko. Tapos dito guys, lalagay ko dito sa may ilalim. Yan, lagay ko CEO. Tapos ito. Yan, pwede nyong ilagay kahit ano dyan. Halimbawa, cellphone number 0976020001. Or ito, may isa ko ulit cellphone number, no? 095,000,055. Tapos kung meron kang telephone number, pwede mong ilagay. Yan, so hindi ko na-edit yan, no? So email namin theprintingshop@gmail.com. Sigurong na lang natin dito, no? Kasi nga sinabi ko sa inyo kanina na makakat lang yun dito pag tinamaan to. Okay, then dito sa may ilalim, lalagay na lang natin dito, no, yung aking website. Halimbawa, website ko is printingshop.com. Yan. Tapos wala naman akong telepono, so gagawin natin, delete na lang natin to. Yan. So lahat makikita nyo guys, lahat na lang dito, lahat na nasa template natin is pwede nyo i-edit. Example, ito, pwede nyo i-edit dyan. Yan, kita nyo. Na pwede siya igalaw. Yan. So ito na lang, lagyan na lang natin siya dito. So pwede nyo talaga siyang laro-laruin, no? So pag-aralan nyo na lang. Halimbawa lang naman yan yung calling card natin, no? So hindi na natin siya pinaganda kasi nga haba tong vlog natin, no? Pag pinaganda ko pa siya, no? So ang gagawin natin guys ngayon is syempre ipiprint na natin siya. So gagawin natin guys, click lang natin tong print preview. Yan, so makikita nyo guys, yan na yung pinaka-calling card natin, no? So ulitin ko guys, no, medyo pangit yung ginawa natin kasi nga minamadali lang talaga natin siya, no? Syempre pag pinaganda natin yan, kamain tayo ng oras. So yan, so my template, makita nyo naman yan, no? My template, tapos siguraduhin nyo lang na tama yung nakalagay dito. Yan, 12.2, syempre nakasave na rin naman yan. So gagawin natin guys ngayon is i-print natin siya. Pero bago natin siya guys i-print, click mo muna tong printer settings. Tapos syempre lalagay natin to sa premium gloss, syempre sa high, para maganda yung pagkakaprint ng calling card natin. Tapos mag-print tayo guys ng dalawa. Okay, so gagawin natin guys ngayon is kiklik na natin tong print. So guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa iyo na mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no, so lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no. So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no. So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no, hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no, kung subscriber ka sa channel ko, no, malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no, na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun ng libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So guys, ang usually nagiging problema ng L120 saka L121 na printer is wala siyang borderless na printing. Dito guys, ang bandang dulo, kung mapapansin nyo dito, yan, oh, nag-i-smudge siya o nagiging parang color rainbow siya. No, lahat tayo guys, naranasan yan. No? Walang ligtas dyan sa hindi naranasan yan. No? Yan, oh, mapapansin nyo. Ito nga, medyo hindi pa siya malala eh. Yan, pero iba talaga. Talagang sobrang smudge dito eh. No, so yun yung guys ang nagiging problema, no. So yan, naging problema rin natin to kasi usually naman guys talaga hindi ko talaga pinapansin yun eh, no, kasi hindi ko naman talaga sinasagad dito, no. So kasi ang gagawin mo diyan, lalagyan mo dito ng space mga 1.5 inches or 1 inches. Dito sa may gilid guys, lalagyan mo siya ng mga 1/2 inches na space, no. Pero dito sa may calling card cutter natin, hindi natin siya pwedeng baliwalain. No, kasi guys, ito na mismo yung layout natin eh. Hindi kasi na-adjust guys yung cut ng ating calling card cutter. So paano natin to guys masusolusyunan, no, para hindi magkameron ng parang smudge sa may ilalim o parang rainbow. Ang gagawin natin guys, yung tinatawag na dugtong system.
For example, ito yung pinaka photo paper natin. Lalagyan natin guys, dudugtungan lang natin siya. Kumuha ka lang ng any material, no? Halimbawa ito, yung likod ng aking photo top. So gagawin ko guys, lalagay ko lang siya dito. Yan, dugtong. Dudugtungan mo lang siya. So, kumuha ka lang ng tape, ititape mo lang siya. Yan, so parang humaba na ating photo paper, no? So ngayon guys, itatry na natin, no, na printan to, no, kung mawawala ba yung smudge na may bandang dulo. Okay, so testing natin sa printer. So yun guys, no, magpiprint tayo. Mapapansin nyo sa may dulo, may dugtong siya, no? So para malaman natin kung effective ba yung ating tinatawag na dugtong system. So ito guys, tapos na yung ating pagprint ng ating merong dugtong system, no? So effective siya. So ito, papakita ko na sa inyo pagkakaiba. So ito guys, mapapansin niyo dito sa may ilalim, no, meron siyang parang rainbow o nag-i-smudge siya sa may ilalim. Tapos ito naman guys, wala siya. So very effective ang ating dugtong system na tinatawag. So ang susunod natin na gagawin guys is ito, optional lang naman to, no, kung gusto niyo lang, no, kasi ang gagamitin kasi natin guys na photo paper diyan is yung maninipis lang. No, bakit maninipis lang, no? Para hindi siya mahirapan yung printer na kainin yung ating mga paper, no? Kasi ito kamukha nito, to substance 220 GSM2 eh. Diba, mapapansin nyo, marami siyang guhit eh, no? Yan, so masyado siyang makapal. Tapos nahihirapan yung printer kainin to, no? Hindi kamukha nito, mga 200 GSM lang to, no? Ang problema naman guys, pag ganito, medyo manipis talaga siya. So gagawin natin, para kumapal siya, ilalaminate natin siya. Okay, maganda pa guys, pag nilaminate mo, lalong kikintab tong ating calling card, saka magiging scratch proof siya. Okay, no, so itong pang laminate natin, ito talaga guys, ginawa talaga para sa calling card, no, calling card laminating film. So 30 microns lang siya, no, so sobrang nipis niya lang. So ang isang pack nito guys is 100 sheet, no, so sa nakaka-avail nito, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, so mag-avail nitong calling card laminating film, no. Ito guys, meron siyang dalawang klase. So meron siyang gloss. Ito gloss. Syempre meron rin siyang matte. No, so sobrang nipis niya lang. So pag nilaminate mo to guys, no, back to back na kaagad siya. Okay, no. So ito guys, ulitin ko, optional, no, kung gusto niyo lang naman ng mas maibigay sa client niyo yung mas magandang quality ng calling card, no. Kasi ako guys, talaga sa The Printing Shop, binibigay talaga namin yung the best, no. Hindi kami na nagtitipid sa materials. So gagawin natin guys is ilalaminate natin tong mga to. So guys, para malaminate natin ang ating calling card, no. So ang gagawin natin dito sa may laminator, hot forward run. Tapos ang temperature niya guys mga 120. Tapos hintayin lang natin to na mag-color green, no. So iilaw to guys pag na-reach niya na yung temperature na 120. So ang paglagay guys ng ating laminating film, no. So medyo sa may bandang ibabaw, yan, magkadugtong yan. Tapos yung tatlong kanto niya, nabubuksan yan. So ipapailalim lang natin siya, tapos ilalagay lang natin to. So back to back na to guys. So make sure lang napatag siya. Yan, para hindi siya magbubbles. Okay, so hintayin lang natin yung ating laminator bago natin siya ilaminate. So guys, nakita niyo, ito na, ready na siya, no. So 120 degrees. Okay, no, so gagawin natin guys ngayon is ilalaminate na natin yung ating calling card. So guys, ito, no, so medyo ingat lang kayo sa paglalaminate, no, kasi dapat wala siyang wrinkles o mga lukot-lukot, no, kasi magbabubbles to. Okay, pasok na natin siya. Ito guys, ilalaminate natin ngayon ay matte finish. Yan, so ito na guys yung ating una, matte finish, no, yan, wala siyang tintab. Yung susunod natin guys, ito na yung ating gloss, no. So ingat lang ulit kasi baka magka-wrinkles. Yan. So ito naman guys yung ating glossy. Yan, mapapansin nyo tumatalbog ng ilaw. Kasi ito yung isa. Yan, wala siyang tumatalbog na ilaw. So matte finish to, ito yung glossy. Tapos, ito naman guys yung walang laminate. So masasabi ko guys, mas maganda talaga pag may laminate. Iba talaga yung quality ng laminated eh. So guys, bago tayo mag-start mag-cut, no, so ituturo ko muna sa inyo yung mga parts nitong calling card cutter natin. So ito yung pinakabuo niya. Tapos guys, dito natin nilalagay yung ating power adapter. Tapos dito naman guys, sa may left part, no, nandito yung switch. So ito yung forward, ito yung reverse. So dito naman guys, sa ating taas, ito yung pinaka main switch natin. Yan, so pag nakaangat siya guys, hindi siya magpo-forward. Yan, pag binaba mo siya, saka siya
magpo-forward. Tapos dito naman guys, sa ating dito sa may bandang harapan, ito meron siyang mga lock. Yan, paper guide. Tapos ito yung pinaka-guide rin natin, no, para magitna natin yung ating cutting. Yan, sa may harapan. Tapos dito sa may taas, meron siyang dalawa. Sa dalawa. Yan. So, yun yung mga parts ng ating calling card cutter. So, ngayon guys, magka-cut na tayo ngayon ng ating calling card. So, guys, ang una natin ikakat, itong hindi natin laminated na calling card. Yan. So, una natin siya guys, isasalang dito sa may ilalim. Dito banda guys, itong pinaka linya na to, no, mapapansin mo, meron siyang isang linyang mahaba sa pinakagitna. Tapos, meron siyang dalawang linya, no, nakatabi nun. Guys, yun yung pinaka-guide natin, no. So, ang gagawin natin, itong pinaka-linya natin na to, kasi meron pa siyang dapat linya dito eh, no? Kaso hindi nga lang siya na-print kasi kulay white rin naman siya. Dapat nasa gitna itong itong pinaka-space dito, no? So dapat nasa gitna siya. So gagawin natin ngayon guys, no? Itatry na natin siyang i-cut. So para mas maganda, ilalock muna natin itong dalawa para hindi tayo mahirapan. Yan. So pag nailock na natin guys, no? Gagawin natin ay pipindutin lang natin dito, no? Para mag-forward, no? Pipindutin natin to. Yan. So magpo-forward na siya. Medyo i-guide nyo siya guys, no? Huwag niyong pababayaan. Yan. So, papansin nyo guys, no? Nakat na natin siya sa gitna. Yan. So, hati na siya. Yan. So, guys, pag nakat na natin, no? Ang susunod natin guys na gagawin, ilalagay naman natin siya dito sa may ibabaw naman, no? So, dalawang cutting to. Isa sa dito, syempre, isa sa may taas. So, ayusin lang natin ulit yung lock. So, papansin nyo naman dito guys, meron ulit siyang guide. Yan. Yung mahabang linya na yan, yung pinakamahabang linya, yung nasa gitna, ang gagawin mo guys, itatapat mo dun yung pinaka partition ng iyong calling card. Yan o. Dito rin sa kabila. Yan, sure ball yan guys, nakatapat rin yan. So, nakatapat dito, nakatapat dyan. Tapos gagawin natin guys, syempre, irarun lang natin tong cutter natin. Forward ulit. Yan. So, papansin mo guys, ito na yung ating finished product. And makikita nyo, no? Perfect na perfect cut siya. So, susunod natin guys na gagawin, no? Siyempre, ikakat rin natin itong iba nating ginawa na calling card. So, ito na guys yung ating finished product, no? So, ang kinagandahan kasi guys, pag nagkakat ng calling card cutter, para siyang baraha. Yan, papansin yung gilid, pantay na pantay lahat yan. No? So, ganun siya kaganda. Hindi ka mukha pa nagkakat ka ng manual cutter. Ang nangyari dyan guys, is hindi siya pantay, no? So, bungi-bungi siya. So ngayon guys, ang susunod natin na gagawin ay gagamitin na natin itong ating corner puncher. Ayan. So ito guys yung ating corner puncher, no. So ang ginagawa nito guys is i-curve niya yung gilid. Ayan. So ang gagawin mo, ilalagay mo lang dito yung calling card mo. Ayan, saktong-sakto yan. Tapos papunch mo lang siya. Ayan. Curve na kagad siya. Ayan. So curve kagad siya. Ayos. Tapos pagtapos na natin guys lahat, syempre, halimbawa, natapos na natin to yung 100 pieces. Lalagay na natin siya dito sa ating calling card case. No? So, ito guys, ang kasya dito is 100 pieces. Yan, pansin nyo, saktong-sakto siya. Yan, pwede na natin siya ibenta. So, guys, ang presyuhan nga pala ng calling card na to is 3 pesos each. Ngayon, kung back-to-back ang ipapagawa nila is 5 pesos each. Tapos, kapag gagawin nilang curve yung corner, magpapadagdag ka guys ng 50 centavos each for the effort. Tapos yung case guys is 10 pesos each. No, so guys, sa package na binibenta namin, ang magagawa mong calling card yan is 2,000 pieces. So ang total na puhunan mo dito guys is 75 cents bawat isang calling card times 2,000 pieces equals to 1,500 pesos yung supplies na binili mo. Tapos ang bentahan natin yan guys is 3 piso ang isa times 2,000 pieces. So ang total na tutubuin mo dyan guys is 6,000 pesos ang mabibenta mo. Minus 1,500 pesos ang puhunan mo. So, ang total na tutubuin mo dyan guys is 4,500 pesos. So yung binibenta nga pala namin guys sa template na yan, isang halaga niyan is 2,500 talaga, no? Kaso nga lang binabalang namin yan para mas marami makinabang. Kaso nga lang yung iba kasi nagrereklamo sila na medyo mabagal yung internet nila tapos nahihirapan sila mag-download, no? So guys, ito na guys yung solution, no? Para mas madali mo guys ma-access yung mga templates, no? So guys, ito bumili ako ng maraming hard drive.
So ang hard drive na to guys is mga second hand lang naman to, no, pero 100% held to sa hard drive Sentinel, no. So ang isang ganito guys is 500 gig. No, tapos binibenta namin to guys ng 2.5 ang isa guys, no. So ano ang laman nito, no? Ang laman nito guys yung mga templates for printing, tapos mga PC software kamukha ng Photoshop, ng Corel, Adobe Illustrator, tapos kung ano-ano pa mga software na magagamit mo sa yung computer, no. So tapos lagyan ko na rin to guys ng mga movie, no, ng mga latest, no, para sulit na sulit para mapuno natin yung 500 gig. Parang libre na lang siya, no. So ang halaga nito guys is 2,500 pesos lang ang isa, no. So imbis na bumili ka ng template worth 2.5, no, so bumili ka lang ng hard disk na ito, no. So lalagyan natin to ng mga file nga na yon, no. So kung interesado ka guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, hanapin mo lang The Printing Shop, at i-message mo lang kami doon na gusto mong bumili ng hard drive, no, na punong-puno ng mga file, template, pati guys yung mga ginawa ko sa Cameo, no, yung mga file namin sa Cameo ilalagay ko na rin doon, no, para hindi na kayo mahirapan gumamit ng Cameo machine nyo, para sulit na sulit naman yung binayad nyo, no. So ulitin ko guys, no, 2,500 lang ang isa nito, no, tapos apat na lang siya. No, so unahan na lang tayo guys sa pagbili nito. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, guys, i-comment down below mo lahat yan, no. Masipag ako sumagot ng mga tanong kahit paulit-ulit yan, paulit-ulit kong sinasagot. At syempre, kung gusto mo mas mabilis ka ma-notify, no, guys, inaanyayahan kita na mag-join sa channel ko, no. Sa baba ng lahat ng mga video kami, nakalagay doon yung join button. I-click mo lang yun guys, may bayad lang yun na 25 pesos, no, parang bumili ka lang ng Coke mismo sa tindahan, no. Tapos yun nga, makaka-join ka na dito. Tapos mapapansin mo yung pangalan mo, meron na nakalagay na badge, no. So kung may mga tanong ka, mas mabilis kitang ma-entertain. So yun lang guys, no. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye. The printing shop,